everyone. My name is Jen. I am a mom of four. I am a mompreneur and a wife of an OFW. Wow, ang dami namang It's an honor for me to be here talaga. Ayan, dati nanonood lang ako sa mga vlogs ni Miss Nikki. Tapos eto na ako ngayon. That's a great testimony na before, ikaw lang yung audience ngayon. Ikaw na yung papanoorin nila ngayon ng mga viewers natin. Diba, so, grabe. So you mentioned a while ago na you were a mom of four and you also sell online and a wife of an OFW. What was the story behind your transition, you know, from being those full-time roles to becoming an Amazon VA? Like, how did you eventually find this opportunity? Well, actually, it's really a great opportunity, especially kaming mga negosyante was hardly hit by the pandemic. And nabanggit ko rin kanina na yung husband ko is an OFW. Yes. So, he works in a Disney Cruise Line, malaking company. Pero 7 months siyang nawalan ng trabaho. So, imagine na nag-slow down ng businesses. Halos walang pumapasok na income. Kasi nga from March last year, 2020, to July, wala kaming sales noon. So, nung nag-open na, nag-GCQ na, unti-unti pumapasok yung sales pero not enough. Kasi may pumapasok akong, meron akong VA, then ayun, na pinapasahod, di ba? And hindi na yung sarili mo iisipin mo, yung mga taong nasa paligid mo na. Exactly. Tapos dumating si husband ng August, may dala siyang money, savings, pero hindi namin expected na ganun kahaba siyang mawawala ng work. So kami, bilang mataas ang lifestyle, may apat na anak, oh my God, kailangan naming, i-sustain. Live below our means na ngayon ang peg namin. Kasi nga, kailangan namin mag-compute, though meron kaming savings, meron kaming investment, kasi hindi naman kami magastos. Pero yung pandemic, ginalaw niya lahat ng savings namin. Sabi nga, diba? Parang save ka ng 3 to 6 months once na mag-load ng business. Yan ang tinuturo natin sa financial. Yes. Emergency fund. Ayan, kailangan mag-create ng emergency fund in case of financial loss. Ganyan. So, nag-i-invest talaga kami. Nagsisave talaga kami. Okay. Come to think of it, na disiplinado pa kami nito. Diba? At may business. Sabi mo may business, tapos siya may work. So multiple source of income. Pero itong story na to, itong pandemic nito, grabe yung ginawa niya sa finances namin. Pero I'm not losing hope. Alam mo, nabigyan ako ng pag-asa through Amazon. Kasi nga, I'm the kind of person na madadapa pero hindi susuko. Totoo. Pero in denial ako at first. Na okay lang ako, nakakasmile ako. May mga na-attendan pa akong mga inspirational talk na parang they inspire ko ba sila? Kasi parang hindi na. Kasi deep in my heart, nawawala na ako ng pag-asa. Unti-unti na nag-deplete na yung yung pagiging positive thinker ko. Tapos, iniisip ko na si husband, walang work for 7 months. Gagalawin na namin yung investment namin. Hanggang kailan kaya itong wala siyang work? Tapos, hanggang kailan kaya walang income ang business? May pinapasahod pa ako. Nagpapaaral ako. Hindi ka naman pwedeng magpahinto ng pag-aaral. Diba? Tuloy-tuloy pa rin. Wala nang pumapasok. So yun, tapos hanggang isip ako ng isip, nagka-anxiety ako, nagkasakit pa ako, nagkabukol pa dito ng malaki. Hala. Kaya ayoko to yung may stress. Manage. Pero itong sinisa talaga si pandemic. Itong pandemic talaga, pinakita niya talaga yung weaknesses ko. Pero dahil din sa pandemic na to, nakakita rin ako ng pag-asa. Alam mo yun, mas ako ngayon, mas nakilala ko yung sarili ko. So dumating sa point na hindi ako pwedeng maging ganito lang.
dapat meron akong gawin. Kaya nung nakita ko yung, naalala ko na 2018, may message ko si Lish. Okay. Sige, nasabi ko, gusto kong maging Amazon seller. Amazon seller talaga yung to, gawin. Okay. So nag-inquire ako kay Miss Lish. Is 2018, yun na yung parang ang tawag dito, bulusok ng business ko noon sa baby products. Kaya sabi ko, gusto ko siyang dalhin sa Amazon. Ganyan. Kaya lang, dahil sobrang busy nga, hindi ko natuloy. Mm-mm. Hindi ko siya natuloy. Tapos, nung nag-message ako ulit, 2021, April. Oh. Kasi sabi ko, nung March kasi, tinawagan na si husband, na paakit na siya ng ship, babalik na sa work. So, masaya na kami. Oo. Diba? Ayan, okay na. Baka balik na. Maka-recover na. Maka-recover na kami. Ganyan. March yun. Wala pa siyang isang buwan, tumawag ulit. Baka ma-short yung contract ko. Kasi, maigpit yung CDC, hindi pa pwedeng mag-cruise. So, ganun. So, ako kinabahan na naman ako. Kasi, hanggang kailan ulit may extend. Siyempre, maubos yung savings mo, diba? Andun na kami sa moment na akala namin okay na, tapos parang biglang balik ulit, mag-e-enroll ka na ulit, alam, magpapaaral ka na ulit, ganyan, di ba? Then, sabi ko, hindi pwedeng wala akong gawin. Hinanap ko yung Facebook name ni Lish. Hinanap ko siya, minessage ko siya, naalala ko siya. Tapos nakita ko, sabi ko, ay, meron pala akong message sa kanya ng 2018, tapos hindi natuloy. Kasi nga, na-busy ako. Tapos, ang intention ko na ngayon is not to become an Amazon seller kasi wala na ako syempre pangkapital sa ngayon. Ang goal ko ngayon is maging Amazon freelancer. Maghanap na ng work. Diba? Mm-hmm. Kasi nga, hindi na ako pwedeng maghintay kung kailan magiging okay ang lahat. Dapat may gawin na ako. So, may message ko si Lish. Nag-response, binigay niya sa akin. Right away, nag-enroll ako. Pero bago yon, a day before, kasi since yung laptop ko, dala ni husband yung isa, tapos isa naglolo. Sabi ko, bibili na naman ako ng laptop. Kailangan ko bumili ng laptop. Kinakabahan ako kasi gastos. Pero hindi, kailangan ko magtiwala sa sarili ko na kaya ko to, makakahanap ako ng work. Pero wala akong experience at all sa pagiging freelancer. Mm-mm. At dun yung feeling na fear of rejection, fear of failure, na marunong pa kaya akong sumugod sa interview. Kasi yung last time na natanggap ako ng work corporate job, 2006 pa. 2006, yung first job ko pa na nag-apply ako when I graduated from college. Mm-mm. Tapos, first job ko yun, 5 years ako, ganyan ako kasi mag-work long-term. Basta paalis-alis. So, 2006 to 2010, nag-resign na ako. Kasi yung daughter ko, lagi yung sinasabi sa akin, Mommy, kailan ko magre-resign? Iniiwan ko kasi yung anak ko. Ang travel ko from Makati to Verview, di ba? Ang layo. So, ganun yung nangyayari sa buhay namin noon, way back 2006 to 2010. Ganun ang biyahe ko. So, traffic, kalaban. Kaya ayoko na talagang mag-work sa labas. Corporate, So, nag-work ako napunta ako sa sales. Like, yan, financial education ako, freelancing, travel dito sa sales. So, na-expose ako sa sales and marketing. Until hanggang sa ma-realize ko nito na marunong pa kaya akong sumagot sa interview? Updated pa ba ako sa mga nangyayari sa paligid ngayon? Lahat, diba? Though, ang pinakamalaki ko lang na parang factor para lakasan ko yung loob ko is online seller ako. Lagi ako nasa Facebook, Instagram. Yeah. As a business owner, kailangan may knowledge ka sa ginagawa mo. So, ginamit ko yun as an experience. Sabi ko, ito na experience ko ngayon eh. Ito na yung pwede kong gamitin. And I believe it's a professional job. Mm-mm. Pero andun yung fear. Kahit na sabihin mo, naging
boss ka na, nagpapasahod ka rin, ganyan. Andun pa rin yung peer projection, pero hindi ko inaamin. Oo. Hindi ko inaamin. Sinasabi ko lang sa ito, okay lang yan, ganyan. Pero nung first, eto na, balik tayo doon sa pag-enroll ko sa Amazon. Mm-hmm. Kasi sabi ko, kailangan bumili ng laptop. Bumili ako ng laptop ng April 21. Mm-hmm. Tapos nakita ko yung vlog mo. Pinanood ko. Vlog mo muna yung nakita ko eh. Tapos, na-inspire ko sa mga stories, yung mga OFW din, na meron pa kang nag-aaral OFW, nasa ibang bansa sila, tapos doon sila nag-aaral, di ba? Tapos tinapos yes, sila ng 1 week. Sabi ko, 1 week? Ganun talaga? Parang, wala. Skeptical ka? Kasi, totoo, 1 week, tapos ako lang talaga sila kaagad, ay, tapos talaga agad nila yung module. So, ibig sabihin ba, madali lang yung course? So, yun yung mga inisip ko, madali lang ba yung course? Kasi 1 week, tapos na nila. Tapos, meron pang mga estudyante. Sabi ko, kung kaya nila, why not me? Ang dami kong experiences. Exactly. Diba? True. Kasi ako, though wala lang talaga sa freelancing. Kasi ang buhay ko is buhay nanay talaga. Para lang akong naging professional tendera, pero online seller, yun diba? Yes, oo. Talaga yung tawag sa amin. Online seller, professional online seller, o diba? Social, nasa social media. True. Pero, diba, eventually, ito pala yung magiging job natin. Diba? Na parang lahat pala digital na. Tama. So, ang daming binigay sa akin ni Lord na akala ko wala ng pag-asa. Huwag mo ko pa iiyak. Hindi ako iiyak. Sagot, hindi ako iiyak. Pag-asa, parang, tapos na ba yung purpose ko sa buhay? Parang marami naman ako natulungan. Marami ako natulungan kasi mga kapatid ko ako nagpa-aral, kaya ako nagtrabaho, ganyan. Tapos, syempre, nag-put up ka ng business para matulungan mo rin yung mga moms na gusto mag-work from home, may mabigay kang job, ganyan. Kahit hindi malaki, pero nakakatulong ka. Tapos, meron akong tinutulungan mga nanay weaver sa Baguio. Sila yung gumagawa ng product ko, nag-ahabi. Oh my, oo. Mga lola at lola. Sabi ko, parang ko na sila nabibigyan ng job, parang gano'n. Kasi humina nga yung business, ganyan. Tapos, kumbaga lagi naman ang will ko is to help. Hindi naman parang pang sarili ko lang. Gusto ko naman makatulong sa iba, makapag-provide ng job. So, ayun, back to Amazon ulit. Sabi ko nga, kailangan kong mag-enroll. April 22, pagkanood ko ng vlog mo, madaling araw. Nakakatawa. Sabi kong mga napanood ng story na nakapag-inspire sa akin. Mm-mm. And then, doon ko na-realize na kaya ko to. Gagawin ko to. Kaya ko to. Ako sabi ko, tatapusin ko ng 1 week. Sabi ko gano'n. Tapos nag-enroll ako. Competitive. Tapos di, hindi ako nagdalawang isip. Kasi sabi ko, ito yung best investment na gagawin ko ngayon. Sa panahon ngayon, habang meron pa akong pera. Try na ako ng first module. Panood ko na siya. Excited ako. Hindi ko pa ginagawa yung assignment. Inaano ko siya. Ni-skip mo. Ni-skip ko muna yung assignment kasi gusto ko dire-diretso. Kasi parang feeling ko, pag sa assignment, excited kasi ako matuto eh. Bagong learning eh. Sobrang ganun yung level. Sabi ko, binibilangan ko yung sarili ko pang 2 weeks ko na. But ganoon, kailangan matapos ko to. Siyempre, nanay ka nga, may ginagawa. Hindi talaga, hindi ko magawa yung 2 weeks na ano ko sa sarili ko na matatapos ko yung course eh. Tapos, in fairness, 8 weeks naman kasi siya, sis. Grabe naman yun. Kaya lang kasi, sa kakapood ko nga ng mga vlogs, mga inspiring stories, na kung kaya nila, sabi ko, kaya ko din yun. Kaya ko din mapabilis yun. Pero syempre, kailangan mo talagang namnamin yung lesson. Dapat, ang natutunan ko, ang narinig ko sa mga Zoom meetup, webinar, kapag every Saturday, di ba may webinar, do not take it until you make it. Kasi tayo, pang nasanay tayo na take it till you make it, di ba? So, sabi nga ni Coach Irene nun, optimize, monetize, parang
Basta ganun. Ganun yung, ano niya, payo niya. So sabi ko, hindi, kailangan gawin ko to ng tama. Kailangan hindi ko madaliin. Tama. Kailangan aralin ko. Kasi, ano eh, isipin mo, ilagay mo yung sarili mo as an employer. Tapos ikaw, sasabihin mo sa sarili mo, alam mo, pero hindi mo pa alam. Diba? Ang hirap ng ganon. Ang hirap ng ganon. Tapos babayaran ka ng tama, tapos hindi mo nabibigay yung best mo. So, ganon. So, 2 weeks, hindi ko pa rin siya nagawa. Pero, sabi ko, magpapasa na ako ng resume. May ginawa ko din yun. Nagpasa-pasa na ako, nag-optimize ako ng profile. Nag-optimize ako ng profile. Wala akong LinkedIn. Pero inano ko yung LinkedIn ko, inayos ko yung LinkedIn ko, as resume ko, inaayos ko lahat ng tawag dito, cover letter ko. So ano kung ano yung sinasabi na advice sa module, sa lesson, ina-apply ko. Nice. So pag sinabing, kailangan i-personalize mo bawat cover letter sa bawat role or position na gagampanan mo. So hindi dapat laging copy-paste. Although, really takes an effort talaga. Kailangan mong mag-effort. Kung gusto mo talagang makapag-land ng job, kung talagang gusto mo makapag-attract ng client, you need to be true to yourself. Then, exactly. Ayun na nga, nilagay ko yung mga experiences ko. Yung experiences ko kasi, based on corporate job, corporate job ko, tapos yung freelancing job ko na sa sales and marketing, nilagay ko doon. Tapos yung work ko as an owner, pero syempre hindi ko nilagay na business owner ako, nilagay ko lang yung role ko. Oh. Pero nung eto na, sinisimulan ko na yung module, hindi siya madali. Hindi siya madali. Uh-oh. Sabi ko, oh my goodness. Alam mo, sa buong buhay ko, eto yata yung pinakamahabang pag-aaral na ginawa ko. Na kailangan kahit antok na ako, inaaral ko siya. Sabi ko yung laptop ko, nakasasakit ako, nakatutulugan ko na lang. Pero kailangan kong gawin. Kailangan ko siyang aralin. Tapos, imagine yung dating oras ko na 12, parang ganyan, pastime ko na, me time ko na. Parang nagkaroon, mas naging productive. Kasi nga, nag-aaral ako. Tapos, tumataas na ulit yung self, ano ko. Diba? Confidence mo. Confidence ko. So, unti-unti bumabalik na yung ako, yung pagiging positive ko, ganyan. So, nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, i-guide mo ko, ganyan, sa pag-a-apply ko. Ibigay mo sa akin kung sino yung tamang employer para sa akin. So, natuto talaga rin akong lagi nakikipag-usap sa kanya, kay Lord. Kasi nga, parang, this is a new chapter of my life. Parang panibagong mundo na papasukin ko. So, yun na nga. Nagpasa na ako ng mga resume after 2 weeks. Okay. So, after two weeks, may mga sumagot, may mga nag-invite na ng interview. Ang bilis! Okay. Oo, may mga ano na, sumagot na. Then, yung first interview ko na pinaghandaan ko talaga, as in, feeling ko ready ako. Ang ganito? Confident. Tapos, sabi ko, gusto ko to. Pero alam ko sa sarili ko na hindi pa natatakil yung topic na yun. Yung role na, wala pa ako doon. Tapos sabi ko, kaya ko to. Kaya kong ipasa tong interview na to. Kasi marami akong napanood din na kahit inaamin naman nila na hindi pa sila wala pa sila experiences doon sa job na yun. Nakakalan sila ng job. So, I tried. Sabi ko, baka naman baka pwede. Ganun. So, yun. So, first interview ko, PPC. Yan, PPC. Oh, ano, PPC manager. Okay. PPC manager. Kasi nga high paying doon, di ba? Sa PPC. Ayan. So, na-reject na ang lola. Oh. Sabi ko sa sarili ko, sabi ko pa, okay lang yan. Pero masakit pala, alam mo yun, nakakaramdam ko pala, masakit palang nare-reject. Eh, coming, galing ka pa sa ano? Pero alam ko naman yung sagot. Oo. Tinanong ko yung, pinulang ba yung confidence ko? Or, ako rin naman ang sumasagot sa mga tanong ko na, hindi para sa'yo yan. Baka sinasabi ni Lord na, hindi ka pa ready.
hindi yan yung para sa'yo, ganyan. So alam mo, after nung interview ko na yun, may mga interview na ano, hindi mo na ako nag-accept ng invitation. Kasi parang hindi pa nga ako ready. Baka sabi ni Lord, tapusin mo muna yung module mo. Na hindi, kailangan mong dumaan sa process. May proseso yan. Walang shortcut. Walang shortcut talaga, totoo. Tapos ayun na, so syempre na-internalize ko na na medyo na-accept ko nga kasi na, dalawa yung ano ko dito, kalaban ko, fear of rejection, fear of failure. Alam ko wala akong experiences, 'di ba, as a freelancer. Ngayon ko pa lang papasukin 'to. Tapos syempre yung feeling na yung pride mo na business owner ka, ngayon pag-a-apply ka ng work. Parang gano'n. Real talk. Kasi ko, hindi. Kailangan kong gawin to kasi ang isip ko nun, pag nakaipon ako ulit ng money, gagawin ko siyang kapital ulit. Tama. Para maging Amazon seller na ako, diba? Nice! Kasi yung talagang goal ko, maging Amazon seller. Tapos, ayun na. 2 weeks, so tinanggap ko na sa sarili ko na hindi ko matatapos ng 2 weeks, kailangan ko siyang aralin. Pero tingin ako ng tingin sa email, di ba? Pag magre-remind ka na. Remind ka ng progress mo. You are 86%, ganyan, na kailangan ko. Magkano sabi ko, gosh, konti na lang. Eh, nag-birthday yung anak ko, ganyan. Tapos, na-busy. So, hindi ako nakabalik sa module ko. Pero may mga pending application na ako na naipasa. Mm-mm. Tapos yung iba, hindi ko na muna tinatanggap. Sabi ko, hindi ko pa tapos. Parang, naano nga ako eh, parang na-trauma ako dun sa first interview. Natanggap. Tapos parang sabi ko, handang-handa ako nun, sobrang prepared ako, pero parang hindi rin pala mangyayari. Ito pa yung nakakatawang pangyayari. So yun na nga, hindi ko pa naaral ulit yung module, hindi ako nakabalik. May tumawag sa Skype ko, as in tawag. Wala mo lang email, tawag talaga diretso. Tawag talaga diretso. Tapos, pag-check ko, na-miss ko yung, ano niya, sabi niya, nag-message siya na, I'm the president of this company, your profile, and among the application, ikaw yung nag-stand out sa akin. So, June 10, pero ang pinasa ko yung resume ko, May 12. So imagine ang tagal, di ba? So akala mo wala nangyari dun sa mga application ko before. Akala mo wala na yun, pero ang tagal. Mm-hmm. So ayun na nga, tawag siya. Tapos nag-explain na siya ng about, ano, nung hindi ko nasagot, nag-set up pala ng time. Nag-set ako ng time kung kailan ako available. Kasi nga nakapambahay ako, tapos hindi ako ready. Sabi ko, di ba, kung gaano ako ka-prepare, nung unang interview ko, eto hindi opposite. Talaga, opposite na opposite, sobrang opposite. Hindi talaga ako handa. Kasi, na-miss ko yung tawag niya nung una, tapos nag-message lang ako, nasabi ko, at tawagan mo ako sa ganitong oras, kasi ganito ako, kasi para naman makapagsuklay man lang ako, di ba? Yun, so sinabi ko na ganitong oras ako, pero hindi, makulit siya, tumawag pa din. Tumawag pa din. Tapos sabi niya, don't worry, walang video. Tatawag okay. ako. Yun. Tapos sabi ko, okay, this, sinagot ko naman. Tapos sabi niya, okay, kailan ang availability mo? I just want to hear your voice. I just want to talk to you. Ganyan-ganyan. Sabi ko, ito yung availability ko, ganyan-ganyan. Tapos binigay ko. Tapos, nagbigay ako ng availability. Ano talaga siya? Makulit talaga siya. Kasi ako, nakapagtulog ako. Tapos, alas 12 ng madaling araw yon dito sa atin. Siyempre sa kanila, morning, 8 a.m. sa kanila, California time. Tumawag siya ulit. Sinabi niya na yung kwento ng business niya. Lahat. Tapos parang, ini-encourage niya na ako na tanggapin ko yung trabaho. Parang ganun. So parang hindi na siya, parang job offer na agad siya. Hindi na siya interview. Ganun. Wala, hindi siya interview. Job offer diretso. Oh my God! Oo. Just because na-impress siya sa application mo. Kasi ano, bakit siya nagkukwento na? Naghihintay ako ng formal. Tapos ang habang usapan, mga isang oras, nakikinig lang ako sa mga kwento niya about the business, 30 years na yung company niya, naghahanap siya ng ganito, tapos ganito yung ugali niya. Sinasabi niya na daw yung ugali niya para alam ko na kung paano ko siya makakasundo. Paano ko mag-a-adjust. Tapos, okay, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya,
sa haba-haba ng usapan namin, sabi niya, okay, are you ready on your parang first day? First day. Sabi ko, huh? Oh, talaga? Sabi ko, am I hired already? Kinonfirm mo na. Hindi ko alam kasi wala namang formal na. Am I hired already? Sabi niya, oh yes. Sabi niya, I'm on the process of hiring you. Parang ganun. Parang ako, ha? Shock talaga. Kasi parang wala naman akong effort. Natulog. Matutulog lang ako. Nakapantulog. Tapos, hindi ko in-expect. Kasi parang ang tagal ko nang hindi. Binasa. Oo. Diba? Parang ganun. So, yun. Nung sinabi, tinawagan niya ako na Friday. Mm-mm. Nag-meeting kami ng Tuesday sa atin. Kasi sa kanila, ano yun? Monday. Oo. Yun. So, ito rin yung suot ko damit. Yung first You're lucky. Ano kayo napansin? Ito yung suot ko. Tapos yun, ano, ando na, sinabi niya na ganito yung hinahanap niya. Naghahanap siya ng marketing manager / executive assistant as in next to him. Wow, kanang kamay. So, diretso talaga yung report ko sa kanya. Pero, sabi mo, April ka nakapag-enroll. Then May ka nag-start magpasa-pasa. Mm-hmm. Then June siya nag-get back sa'yo. Tama? Yeah. June 10. So, tama. Ano rin, no? Halos 2 months. Parang 2 months. Two months din yung inabot mo. Pero di mo patapos yung course doon? Kasi sabi mo, hindi mo na nabalikan hindi yung pa. Module. Okay. Mm-hmm. Hindi ko pa natapos yung course. Ito na nga, may jump offer na. Tapos high paying talaga. As in. Sabi niya sa akin, magkano kinikita mo? Nanong niya ako magkano kinikita ko sa per year. Per year ang tanong niya eh. Per year. Okay. So, per year. So, tapos sabi ko, syempre, business ang pinag-uusapan. Business yung last experience ko. Magbe-base ako sa business. Uh-uh. Tapos syempre, tinaasan ko na yung career ko. Diba? Confident ako eh. Ganyan. So, sabihin mong, pwede mo magsabi ng ano ng amount. Parang Okay lang. Sinabi ko, $20,000 per year. Kinabert ko na sa dollar kasi dollar. Ah, okay. Sabi niya, paano kung doblehin ko? Sabi niya, doblehin, okay. Doblehin niya daw para mag-work ako sa kanya. Tapos sabi ko, sure. Sabi ko, kakalimutan ko yung lahat para lang magtrabaho sa'yo. Alam mo yun, parang nananaginip ba ako na parang 2020, so, like, parang nawawala ng pag-asa. He offered $40,000. I mean, tinotoo niya yung offer niya na $40,000 sa year na yon, annually. So that's around 200K per... hindi ko lang sure. Mga 150 to 150. Bababa kasi yung dollar eh. Oh my... nga ngayon. Oh my God. Bababa yung dollar eh. Oh so my yun. God. Tapos, di syempre, na-shock naman ako sa offer niya. Na parang... Ako din. Oo ba to? Baka scam lang. Oo nga. Ako din. No worry. Scam lang ata ako dito, ganyan. So, hindi pa rin ako ganun, ano, pero sobrang puso ko. Tumatanong sa tuwa na nanginginig ako. Na, syempre, after, na hindi na yung habang nag-uusap. Oo. Kasi hindi ko pinakita. Kunyari, ano lang ako, casual, formal, ganyan. Yung excitement, hindi ko pinapakita. Pero sabi ko sa kanya, of course, I will do my best and I will dedicate myself. And sabi ko, iti-treat ko yung business mo as my own business. Oh, nice. Oh, that's great! Sabi niya gano'n. Okay, ganyan. Tomorrow, magsasign ka na ng contract. Ganyan. Mm-mm. Tapos, pagkababa ng ano namin, G-meet namin, Google Meet app. Oh. Grabe, parang ako nakatulala. As in, natulala lang ako. Totoo ba ito? Nananaginip lang ba ako? Wala akong experiences. Anong gagawin ko? As freelancer ah. Anong gagawin ko? Alam mo yun? Parang... Ano itong pinasok ko? Napasubo ba ako? Oo. Negative din naman yung pumapasok sa akin. Alam mo yung... Self-doubt. Gosh, kasi ang laki ng responsibility. Diba? Ang laki ng papasahod sa'yo. Tapos sabi ko, am I enough? Okay. Nagtanong na naman ako sa sarili ko, am I enough? Meron ba talaga akong makukontribute sa company niya? At ang taas, sabi ko, Lord, kung hindi to para sa akin, alisin mo na ako. Sabi ko talaga kay Lord. Kasi sabi ko, malaking responsibility to. Ang laki ng tiwala niya sa akin. Pero pag hindi ko nagawa yung best ko, ikaw na tumanggal sa akin. Gumawa ka na ng way para tanggalin ako sa ikaw ganun sa akin.
Tapos ayun. So, ayan na nga. Nag-start na ako. So, dumating yung contract, sis. Dumating yung contract, sis. Tama nga. Tama nga yung offer. Yan, nakalagay dun yung ano. Yes, tama nga. Pero right now, 3 months oh, akong probation. Training pa lang yung bayad sa akin for 3 months. Ah, okay. Siguro, tinitest niya muna ako kung tama. Ano ba kami, match ba kami sa isa, baka nabigla lang din siya, di ba? Baka mamaya, mali pala yung napili niya, wala naman pala akong alam, di ba? Tapos biglang ganun yung offer. So, yun. So, pero, ngayon, 4 hours yung training ko per day. 3 months okay. Yun eh. Okay. So, nag-work ako 12 to 4. Mm-hmm. Ang training fee ko per hour is $10. $10 per hour. $10 per hour. So, training pa lang itong pinag-usapan. Galing! Tapos nung nakita ko na yung contract, na totoo na to, legit to, kasi may contract na. Kasi sabi ko, pag walang contract, hindi totoo. Oo. So, may contract. Yung contract pa namin, as in talagang professional contract na may right signature. Alam mo yun? Yung right signature talaga siya. Hindi siya basta-basta pipirma ka lang ng papel. Ganon. So, naka-up talaga siya. Ganyan. Oh. So, pinabalita ko na ito na, may official na, meron na ako, pumirma na ako ng contract. Ganyan. So, yun. At ito yung mga pangyayari sa buhay ko na parang kahit hindi ka ready, basta si Lord ready na ibigay sa'yo. Ibibigay na sa'yo ni Lord yung blessing. Kasi yung unang interview ko, ready ako, pero iba lang para sa akin. So, para sa'yo talaga yung job. Para sa'yo talaga. And alam mo, ang nakakatuwa pa dito, kasi nung nasa process na ako, nung first, second day, hanggang 1 week ng training ko, nag-start ako, nag-a-adjust ako, grabe yung palpitation ko ulit. Kasi, kinakabahan ka. Kinakabahan ako eh. Kinakabahan. Oo. Sabi ko, Lord, parang tama ba na tinanggap ko to? Baka sobrang naging confident ako sa sarili ko. Baka hindi ko kaya. Baka ganun. Sabi, gumagawa na ako ng resignation letter. Nakakaloka kasi. Inunahan mo na. Nag-compose na ako. Kasi parang feeling ko, hindi ako enough. Baka nagkakamali lang ako. Baka nagkakamali lang siya. Parang ganun ang sobrang paranoid. Kasi nga, ang laki ng offer. Nabigla ako, parang ganun. Eh, ayoko namang, parang feeling ko, baka niloloko ko siya. Pero sabi ko, alam kong may mabibigay ako. Alam kong meron akong alam. And then, hanggang sa second week na, sabi ko, napapabilib ko siya. As in, bilib na bilib siya sa akin. Alam mo yun? Oh my God! Naminig ko yung expectations niya. Ito ba itong naririnig ko? Parang feeling ko wala pa akong nagagawa. Feeling ko wala pa akong effort. Pero bakit ganun? Bakit nakakatanggap ako sa kanya ng mga kakaibang praise, compliment, na feeling ko hindi ko deserve? Yung ganun na sabi niya every morning. Kasi every morning, ako talaga yung muna niya makakausap. Halos 4 hours na uubos lang na nag-uusap kami. Parang nag-brainstorm. Parang alam mo yung ideas ko, yun yung binabayaran niya. Tama. Yung ideas ko yung binabayaran. Kung ano yung gagawin namin, ano yung strategy namin, ganyan. Tapos sabi ko sa akin, wala pa namang effort yun. Kasi yung strategy ko na yun, yun din naman yung ginagawa ko sa business ko dito sa Philippines, di ba? Parang gano'n. Tapos siya, amazed na siya. Kasi, he's not into social media. Hindi siya ma-Facebook, hindi siya sa Instagram. So, bago sa kanya yun. Bago talaga sa kanya yung gano'n. So, syempre, sa atin, madali lang yun. Kasi lagi tayong nandun, di ba? Totoo. Parang, Lord, tatanggapin ko na lang kung ano yung plan mo for me. And sabi ko, ang dami-dami ngayon naghahanap ng trabaho. Tapos ako may trabaho. Kasi gusto kong bitawan kasi feeling ko I'm not enough. Sabi ko parang, gusto kong batukan yung sarili ko, di ba? Sabi ko, kung andyan yung trabaho, gusto mo, andyan na, di ba? Gusto mo, pumasok. Ngayon naman binibigay na sa'yo, ikaw naman aalis ka kasi you're feeling not enough. So yun. So ano ang ginawa ko na lang ngayon para mas lalo kong maging magaling ako, hindi ako natatapos mag-aral. Aral. Kasi alam ko yung boss ko deserves better. Sabi ko nga sa kanya,
if you think you don't need me anymore and if I'm not giving any value in your business, just let me know. Kasi ayoko mag-work ako. Parang sinasayang ko yung bayad niya sa akin. Siguro dahil alam ko maging entrepreneur, alam ko maglabas ng pera, hindi biro-biro sa isang negosyo. Exactly. Nako, nakakatuwa naman yung naging journey mo, sis Jen, na thank you for being very candid and honest with the challenges, with the struggles that you had to experience. Kasi totoo yan eh. When you're about to start something new, a new path, dun papasok yung self-doubt, yung sinasabi mo nga, am I enough? And do I have the capability to deliver? Kasi mahirap yung mag-overpromise ka tapos mag-under-deliver ka. Kaya I also like yung style mo na hindi mo sinabing business owner ka. Medyo ang nilagay mo doon yung role na ginagawa mo sa business mo. Because you wanna under-promise. Kasi mas okay na, under-promise ka, then dun ka mag-over-deliver. And I also like the fact na yung hindi ka nagbibilang, na you're focused on giving value to his business. Kaya siguro, alam mo nararamdaman talaga ng tao yun, yung sincerity, yung pagiging genuine mo, kung may talagang malasakit ka sa business nila, mararamdaman nila yun. And yeah, yung mga clients na yan, yung mga talagang successful, they're very generous and appreciative. I mean, I've met a lot of them na rin. And I can tell na yung client mo na yan, sobrang, ano yan, napakabait, napakabuti. And ano rin siya, lucky rin siya na ikaw yung nahanap niya. I mean, it's just the right timing na buti na lang, no, hindi ka sumuko. And kahit may mo pa pinasa yung application mo, eventually, he came back around June. And kamusta naman yung work mo ngayon? Like, you mentioned na most of the time you're listening to him, nagbe-brainstorm kayo ng mga strategies. Nagagamit mo naman ba yung mga... Eto, gusto ko kasi malaman, nagagamit mo ba yung inaral mo, yung mga natutunan mo sa ASBA with your current position in his company? Yes, actually, marami akong takeaway from ASBA. Pero sobrang daming takeaway. Yung community, lalo na sa community, kasi diba nag-share kayo ng experiences, yes. Nag-share kayo doon ng mga struggles, not just, ano eh, hindi lang happy thoughts eh, pati yung mga struggles mo nandun. So nakakadagdag yun para maging confident ka, para mas magawa mo yung trabaho mo ng maayos. Ang daming inspiring stories sa community. So, yun ang number one doon, yung meron akong support system. Mm-mm. I'm so glad na I belong with ASBA community. Yun ang binayaran ko doon. Kasi feeling ko I'm not alone in this journey. Marami kami. Kailangan din natin maging grateful. Kasi pag hindi ka grateful sa every blessing na nare-receive mo, hindi ka mag-move forward. Kasi ang kaya ko yung sabing be grateful, sila sabi ko kasi lagi sa sarili ko yun na grateful ako kasi na-discover ko yung vlog ni Nikki. Oh, thank you, sis. Oh, diba? Kasi kung hindi, hindi ako mapupunta sa Amazon. And akala mo, hindi siya blessing dahil nanood ka lang, pero unlucky ng tinalon ng ano mo eh, ng journey ng buhay mo. Diba? Oh, parang nanood siya. In 2 months, diba? Ganun yung naging turn around. Tapos takot pa ako noon kasi nga, maglalabas ako ng pera pero ROI ka agad in 2 months. Tsaka yung totoo yun, magkakaroon ka talaga ng ROI ka agad. Oh my God, I'm so happy sa journey mo. And alam mo, nakakatuwa din yung journey mo kasi iba siya eh. Like yung pinagdaanan mo, it's not the usual story that you hear. And thank you for being honest na you came to a point na you have to swallow your pride. Because, of course, as a business owner, tapos may investments din kayo, ikaw yung boss, then you had to start from somewhere ulit because of the pandemic. Hindi biro yun, hindi madali yun na tanggapin sa sarili mo na shocks. I need to wake up and I need to start somewhere. Pero kailangan ko mag-take ng action, even if it means, you know, swallowing my pride and having to do what I pay other people to do before. So, pero
ngayon with this opportunity, sabi mo nagtatraining ka na sa kanya ngayon. I guess second month mo na sa kanya nitong July. Ano sabi naman ng husband mo? Is he aware na hindi ko pala nabanggit na dapat nasa US ako ngayon. Pababiyahe ako ng US kasi gusto niya akong dalhin sa US for conference. Aattend ako ng convention. Si client. Dadali ako sa US, gagastusan ako. Oh. August 3 to 6 dapat ang travel ko. Eh kasi may US visa na ako eh. So madali na lang sa akin. Kaya lang, dahil nga sa pandemic, tapos ang hirap mag-travel. Tapos sa husband, nasa UK pa. Tapos iiwan ko yung mga anak ko. Ay. Tapos yung vaccination ko, Astra. Kaya sabi ko, baka hindi pa for me. Ang maganda naman dito is yung opportunity naman na yan, since kayo na yung magka-work, hindi naman na mawawala yan. Darating na lang yung next, di ba? Yung next round, next cycle ng mga conference. Next year and na for lang sure. Oo, for sure. Ito pa pala. Tapos nakapag-spread pa pala ako ng blessing. Mm. Kasi, since sobrang tiwala sa akin ng boss ko, yung brother-in-law ko, naipasok ko na sa kanya as web developer. Galing! And para dun sa mga nanonood, wondering ano ba yung sinasabi kanina pa ni Jen na masterclass, na course na tinake niya back in April of this year, 2021. It's actually the ASVA or the Amazon Seller Virtual Assistant Masterclass created by our CEO and founder ng Amazon Nation, si Coach Lish Aquino. Hi, Coach Lish. Yes! Oo! Tapos, I know some of you may have more questions. Ano ba ang Amazon Virtual Assistants? Ano ba yung roles namin, ginagawa namin, usual tasks? Check the description box because we have there a free ebook that you can download. And yeah, you can see, you can get an overview of what we do, how we get clients, where we get clients, and yeah, how we get paid. And if you're interested, if you're also curious to check out kung ano yung course na tinake namin pareho ni Jen, I'll also put the link in the description box. So, dun lahat, yung modules, gaano katagal, well, it's usually 8 weeks, pero ito lang talagang si Jen. Competitive, gustong matapos in 1 to 2 weeks. So, yeah, it's usually 8 weeks. And there are 2 packages, the advanced and the elite. But yeah, all the details, even the prices, will be there. So yeah, again, go check the description box for the link. So for my last, before we end and close this interview, Jen, to those aspiring na tulad mo, mommy, or probably have spouses working abroad, and syempre, they're also worried na stable pa ba, di ba? Hindi naman natin alam kung baka bukas makalawa mawala na ng contract or pabalikin na, pauwiin na yung mga spouses. So, what would be your advice to them? Yun. Well, first, gusto ko talagang magpasalamat sa ASVA, Amazon Nation Community. Kasi it's a big blessing na I was bumped to your blog and to the page of Amazon Nation. Never lose hope talaga. Kasi we must keep in mind na experiences help us to grow. Yun yung nakakatulong sa atin. And kung ano man yung na-experience natin ngayon, syempre normal na nadi-disappoint tayo sa sarili natin, feeling natin na we're not enough, di ba? It's not a permanent situation. Ano mo yun? Kailangan nating gumawa ng paraan. Kailangan nating humanap ng community. Malaking factor for me ang community kasi alam mo, Nikki, to be honest with you, itong vlog mo is a channel of blessing. Nakakapagbigay ka ng blessing sa ibang tao. And nakakapag-inspire ka ng madami. And I'm one of them. Actually, kapag may nagtatanong about my journey, sinesend ko tong blog page. Thank you. Talaga. And for the aspiring Amazon VA, just keep on learning.
hanap kayo ng community. Huwag mawala ng pag-asa. Be true to yourself. And yun nga, investment in knowledge ang pinaka-the best na pwede nating gawin. So, huwag nating panghinayangan talaga na makapag-invest ng learning or new knowledge. Kasi nakikita naman natin yung tawag dito. Ito yung proof na they are true to their words talaga. This is legit training, no? Actually, yung kung pag-uusapan natin yung value ng training, hindi mo na mapapansin yun sa dami ng nakalatag na ng opportunity. Totoo. Nakalatag na siya. Sinusubo na nga actually. Sinusubo na lang. Sisipagan mo na lang. Tama. Ikaw na lang ang magbibigay ng effort. Ikaw na lang ang magbibigay ng panahon. And you have to ready also yourself na kapag gusto mo itong gawin, dapat yung mind, yung heart and soul mo is nandun. So, yun. So, ayan. Thank you sa pagiging channel of blessing, Miss Nikki, sa Amazon PH. Hindi ko talaga makakalimutan tong journey na to kasi sobrang personally, nalift niya yung ano ko, confidence ko, naibalik niya eh. So, ngayon, parang aral na ako ng aral. Parang, alam mo yun, lagi kang naghahanap ng bagong learning. Pero ito nga, may bago pa akong course sa Amazon Nation, PPC, kaya kailangan ko na siyang tapusin ulit. Oh, wow! Naka-recover na ako from this work. Sabi ko, kaya ko na ulit ng another pa. O, diba? Oo, nakakatuwa naman. Saka, ang galing din, iba ka na. I mean, nag-grow ka talaga as a person. Saka, tama yung totoo yung sinabi mo, iba yung nagagawa niya sa confidence. Kasi imagine, di ba, parang you were at a certain level or status in your life, then you had to go down. Tapos nandun lahat yung doubts, pero na-lift up mo rin ulit yung sarili mo. So, it gives you the idea na, shucks, parang kahit ano palang iba to sa akin ng life, parang I could recover. Yes, it may take time. Yes, pwede akong magpanic, pwede akong ma-stress, pero alam mo sa sarili mo na gagawa ka ng paraan. And you know, it boils down to yourself talaga. Eh. Walang ibang magtitiwala sa'yo. Walang ibang bibilib sa'yo, kundi sarili mo. So, yeah, start with the positive self-talk talaga. Even if the situation isn't really helping. Pero, yun nga eh, we can't change or deal, we can change the cards that we are dealt with, but we can, you know, change how to play the game. Diba? Kahit pangit pa yung cards mo, if you have a strategy, you have the right mindset to play it, you'll have a higher chance to win. So, thank you so much, Jen. And ramdam ko talaga yung, ramdam ko talaga yung, while you were sharing your story, ramdam ko yung pain, then yung excitement, parang nag-ano rin ako. Parang dumaan din ako doon sa naging experience mo. And yeah, again, if you think this is something na you wanna consider, again, being an Amazon VA is not for everyone. Tama si Jen. Hindi siya nadalian. Yun ang maganda. Sinabi niya yung totoo. Hindi siya madali. You'll have to put in the work and you have to make it work talaga. So, but yeah, if you want to check it out and see if it would fit your skill set, your preferences, yeah, go check the description box for the link to the ebook and to the ASPA masterclass. And thank you so much, Jen, for inspiring our viewers. And hello, audience, sa mga nanonood ngayon. If nakapag-stay kayo up until this point, sobrang thank you. We appreciate you. And yeah, we're always rooting for you. And we'll see you again in our next success story. Bye for now. Bye.